nagkaroon ng mga higitan lalo sa coronavirus. Ito yung nagiging epekto ng sa isla. So, nabawasan ng mga bisita kasi may ibang flights nag-cancel. Yung iba humabol lang, tapos yung iba nag-change schedule kasi nga magkakaroon na ng stricto dun sa in and out sa mga palipara mo sa airport. Kasi magkaroon na ng close for travel na tayo yung Pilipinas by pinata sa 15. Medyo malaking epekto. Malaking epekto sa isla. Lala dito sa mga kasama namin mga dito namumuhay. Oops! May. Shout out. Wala. Walang shout out, May. Walang shout out. Walang income. Walang kasi walang income. Duterte. Kaya yung iba, medyo nagugulumihanan sila kasi by gifting kung ano daw ang mga mangyayari. Ngayon, ang tabi lang tayo kung ano maging update. Kasi alam ko for 1 month lang naman eh. 1 month lang naman na mangyayari. So, sino yan? Si Urak! Si Urak, ano yan eh. Kasama natin ang tour si John Lloyd. John Lloyd! Marami pa namang bisita. Ito yung mga huling panahon nila bago magkaroon ng higpitan sa mga paliparan. Magandang panahon ngayon dito sa isla. Siyempre, ang tatutun sa huwag... Anong naramdaman mo ngayon? Isasara ang ano? Ang naramdaman ko parang gita. Isasara na yung Boracay. Isasara naman ang Boracay. Dahil sa lockdown ng Manila. Ay, lalakta ng Manila. Dahil sa coronavirus. Ano pa? Ikaw? Ano pa? Anong masasabi mo dito sa Boracay? Paano yung hanap buhay natin? Ano ang mangyayari bahala sa... Bahala si Batman. Mga lambat na lang uli. Katulad ng close shot. Ano na lang kung wala na yung Boracay? Paano na tayo? Check natin ang beach. Ngayon oras alas 4 ng hapon. Medyo mataas pang tubig. Papakita ko sa inyo kung ang itsura ng dalampasigan. Yan ang kalagayan ng beachfront pag mahina yung guest, unti lang yung bisita dito sa isla at maganda ang panahon. Kung kailan maganda ang panahon. Ang tabi lang sa mga susunod na video kung ano yung mga updates dito sa isla. Papakita ko sa inyo kung ano yung tsura ng dimol pag less yung mga guests dito sa isla.